Okay. Tutorial. Kung paano magbuo ng ano mining rig. So itong mining rig na to is meron siyang 7 GPU. So ang GPU natin gagamitin dito is RTX 2060 tsaka RTX 1660 Super. So bali meron tayong 5 2060 tsaka dalawang 1660 Super. So itong mining frame ko nga pala, ito is ginawa ko lang din to. So to wood. So pinaint ko lang. So dito actually kasya pito, ay walo. Kaso nga lang, ang support lang ng motherboard natin is hanggang pito lang. Actually, ito lang ang PCI slot niya. So meron lang tayong isang times 16, dalawang times 1. Tapos kinuha ko na yung M2. Dinagyan ko na lang ng adapter para sa PCIe. So etong board na to is Asus Prime A320M. And then yung processor ko is AMD R5 14,000. And then meron din akong RAM times 2, 4GB, bali 8GB. Okay? So ang ginawa ko, ito DIY. So linagyan ko ng L bracket. Ito yung mga L bracket na bibili to kung saan saan. Meron akong guide kung paano gawin to, na dun yung mga size. So L bracket na bibili sa DIY shop yan. Yung mga like sa ano din, sa Ace Hardware, meron yan. Tapos yung mga standoff. Meron tayo mga standoff. So sukatan nyo na lang yung motherboard nyo para may lagay nyo ng sakto yung ano, standoff nya. And then para makumpleto natin yung 7 piece na ano na GPU, kailangan natin ng expansion card ng PCIe. So eto meron siyang 4. So saktong sakto ma-i-insert natin card dito is 7. Okay? And then meron tayong splitter, then riser. So etong splitter na to, huwag kayong bibili ng mga splitter na unbranded, nakakasunog. Pakita ko sa inyo yung mga mostly unbranded na ano, yung mga bibili natin tig 50 pesos. Eto, marami nagkalat nito. Substandard to, manipis. Nasa 50 pesos to 60 pesos lang to. Eto, nasa around 200. Eto, matibay, makapal, matigas. And then riser, maraming lumabas na riser ngayon. Depende sa inyo kung anong available na riser. Ako naman, aluhalo yung mga riser ko dito. Meron akong version 9. Version 9 plus. 9 plus kasi, 8 na yung capacitor, medyo matibay niya, tsaka may yung ano niya butterfly, tsaka may metal yung support ng GPU. Pero gumagamit pa rin naman ako ng pure capacitor, okay naman until now yung version 9. So ano pa bang kulang natin? Meron na tayong splitter. So ang splitter naman ay ang riser naman, pag bumili ka kasama na yung mga cable. So ito yung times 1. Okay? And then insert tayo ng GPU sa riser. Tuturo ko sa inyo ang tama, okay? Ang mga connection nito, ito lang iingatan natin, kailangan intact. So ang paglagay lang niyan ganito. So kailangan saktong-sakto. Okay? Tapos, yung supply nito is 6 pin.
So natatanggal naman yung isa, tanggalin nyo para may pasok nyo yung 6 pin. Make sure na nakaklip yan. Kasi magkakaproblema ka kapag hindi nakasaksak ng maayos. And then, lagay mo lang yung USB. So, yan na yan. And then, saksakan mo ng supply yung GPU. Ito yung maganda sa splitter. So, sa GPU, ang paglagay, kailangan nakaklip din para matibay. So, ayan. Then, lagay na lang dito. Pwesto. Okay. Ganun lang ang pag-setup sa riser tsaka sa splitter. Sa tama, dito sa splitter. Basta siguraduhin lang na naka-clip, naka-clock, naka-lock siya. Maririnig nyo naman minsan may magki-click yan eh. Kailangan wala siyang espasyo dito. Okay? So una, eto naman, madali lang naman. I-assemble nyo lang. Basic na basic. So bago nyo ilagay lahat ng card, i-testing nyo muna at least isa dito sa motherboard. Baka masayang yung pagod nyo, hindi gagana yung mobo. So unang-unang ilalagay natin motherboard muna. Okay? So ilagay ko muna to. I-off cam ko muna. Or sige, diretso na lang natin. So kailangan natin iscrew tong motherboard sa standoff para hindi siya nagalaw. So okay, ngayon ilagay naman natin yung mga GPU natin. So ganito lang paglagay. So saktong sakto yung mga butas ng L-type bracket ko na nabili. And then ginamitan ko lang siya ng ganito. Ito yung nut niya. May space yung pinakalikod para makahinga yung mga card. Oops. So i-off cam ko muna to, i-build ko muna. So i-screw ko muna. And then mamaya papakita ko sa inyo yung wiring. Okay. Ilagay ko muna silang lahat sa rig. Medyo mahaba ito. So wala naman akong nakalimutan. Ito pala, kailangan natin. So itong rig na to, istatakbo siya sa Windows, no? T-Rex Miner. So ang SSD ko is around 128 lang, kayang-kaya na. So meron ako ditong 1200 watts na natagal na to. Pero at least kayang-kaya pa, meron siyang apat na PCIe. Bali magdu-dual PSU tayo. So off cam ko muna to. Ilagay ko muna lahat ng card, ipatong ko muna and then wawiring nga natin. So ang motherboard natin nakasaksak na siya.
Etong pinaka PCI expansion natin, lagay natin dun sa times 16. Make sure lang na hindi baliktad. Di naman papasok yan pag baliktad eh. Papasok din pala, pero common sense yun. Okay? Sige, off cam ko muna, i-assemble ko lahat ng card. So, okay. Intact lahat ng card. So, solid. Solid na yan. So, wiring naman tayo. So, itong build na to, kailangan natin dalawang PSU. Kasi hindi sapat yung PCIe sa power supply. Mga pa-power ng card. So, mas maganda sana kung meron tayong server PSU. So, kung ito yung available ko, bakit pa ako bibili? Meron naman ako. So, paano natin patatakbuhin ngayon yung dalawang PSU? Mga ATX PSU natin. So, bibili lang kayo na itong add to PSU kung tawagin. Para pag-power na itong isa na to, ito yung pinaka-main nakalagay sa motherboard. And then, kuha kayo ng isang connection na Molex. Molex, papunta dito. Saksak nyo dito sa Molex na to. So, pag nag-power yung main PSU natin, sasabay yung isa. Sabay sila mag-on. So, kapag in-off natin yung pinaka-main na PSU natin, mag-off din siya. So, yung adapter, kailangan nito ng supply. Kailangan niya ng SATA. Ito, hindi naman maarte sa kuryente. Konting kuryente lang naman ang kailangan nito. And then, sa back, ito na yung mga slot natin. Ang gagawin ko muna, kasi itong motherboard na to, yung pinaka-processor niya, wala siyang onboard, walang iGPU. So, kukuha tayo ng connection sa isang card. Te-testing muna natin siya kung magbo-boot. Tapos, sabay ilalagay natin lahat ng mga card. So, ganyan lang kasimple gumawa ng mining rig. So, ipwesto ko muna sa kanyang posisyon. Bali, dito siya nakalagay. So, yung mga ganitong klaseng motherboard na tatlo lang ang PCIe, tested ko naman. Ito, meron din ako dito, tumatakbo. 7 GPU din to, AMD. So, assorted. So, medyo magulo lang ang cable management, dito pa naaayos. Ito yung isang motherboard ko na I think Asus Prime A520M. So, stable din yan. Wala naman din problema. So, balik tayo dito sa 2016 natin. So, ipuesto ko muna and then matetesting ko muna yung motherboard ko. Ite-testing muna ako ng isang card. Okay. So, okay. Moment of truth. Nandito na siya sa pwesto niya. So, nakasaksak na yung pinaka 24 pin dito sa main natin. Dito sa TAF na 750. And then, yung add PSU, papunta naman dito sa secondary. And then, kailangan supply papunta dito kay primary. Lalagyan natin ng supply ng Molex papunta dito sa secondary. So, isang GPU muna. Then, try muna natin kung magbo-boot. And then, isa pa pala, dito sa area ko, open. So, hindi ko kailangan ng na sobrang lakas na RPM na fan.
tumahangin naman dito, ang problema nga lang, alikabok. So itong fan na to is 1200 RPM lang, mumurahin lang ito, siguro nasa 200 plus lang bili ko, pero sulit naman. So ang card na to is 2060 and then 1660 super, malamig. So ang pinakamainit ng mga card na to is 55 pag tanghaling tapat. So kapag maulan, 48-49, pero stable niya lalo na pag hapon na mga 51-52. So ito yung setup na ng mga cable natin sa PCIe. So 7 yan. So wag na wag nyong kakalimutan yung supply ng motherboard, yung 24-pin, saka yung sa processor. Minsan kasi pag open natin walang display, so wala pala yung supply ng processor. Okay? So i-boot na natin siya. Lagyan ko muna pala ng... Okay. So moment of truth. Isang card muna, yung pinakadulo. On ko muna sa likod. Okay. So, nag-spin yung fan. So, F2. So, pasok muna tayo sa BIOS. Sa BIOS naman, ang importante lang naman dito is i-on natin yung 4G. Nasaan na ba si 4G dito? Ikanapin ko lang. So, eto lang kailangan natin na i-on. Kasi, pag hindi mo i-on to, pag salpak mo na mga tatlong GPU, hindi na magbubutang PC mo. So, kailangan enable natin yan. So, naka-enable na. Then, press F10. Then, save. Okay. The moment of truth. Medyo magulo pa yung cable management. Mamaya ayusin na lang natin. So once na nakapasok na sa ano yan, sa window, sa menu, pinaka main menu, pwede na nating isaksak yung ibang card. Pero importante, syempre, kailangan natin ng driver. So, i-post ko muna ito para makita nyo. I-saksak ko lahat ng card. Padiretso muna natin. Hintayin natin makapasok sa menu. So, device manager. So, sa display natin, detect na. So, off-cam ko muna, ilagay ko muna lahat ng wiring. So, ang wiring lang naman yan, PCIe, PCIe, split nyo lang. Kagaya nito. So, ang mga card na to is tumatakbo lang naman ng 75 to 80. So, itong dalawang PCIe na to, pwede nang ilagay natin dito sa dalawa. Kayang-kaya na niyang i-handle yan. May hina lang naman ng wattage nito, hindi katulad ng mga 3000 series na card. Hindi naman lumalampas ng 100 yan. Okay, off cam muna tayo. So, dito na tayo sa software. So, ito na yung finish rig natin. So, ang ginagamit kong program dito is, so, Windows nga, and then, T-Rex Miner. Double check muna natin yung mga cards kung kompleto sila. Dapat 7.
Dapat meron tayong 7 dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sakto. Lahat detected yung card. So kapag first time, pag sabay-sabay nyo linagay yung card, and then pag on ng PC, ayaan nyo lang siya. Minsan mag on and off yung screen kasi nag-i-install yung driver. Ayaan nyo lang siya hanggang matapos. So kapag natapos na, mag-i-stable naman nyo yung screen, yung display niya. So meron tayong 7. Overclock naman. So itong mga card na to, basic lang naman ang overclocking na itong mga to. May nakaready na akong overclock setting sa mga yan. For example, okay, for example, itong 1660 Super, alam naman natin, ito lang ang settings niyan. Apply sa akin kasi, sinet ko na yan pa sa isa. Lahat na sila. Pwede ring automatic ilagay sa batch file. Pero linalagay ko sa batch file papunta dito, yung overclock ko, pag stable na. Sa ngayon, manual muna ako. So lahat yan may nakasave na ako dyang profile. Siset ko na lang anong number na ba ako. Number 5. Number 6. Number 7. So ang pag-set naman nito, ang pag-save naman nito, kung mapapansin nyo, kung more than 5 yung GPU nyo, ang profile niya is hanggang 5 lang. For example, na-setup mo yung GPU 1 mo, 1. GPU 2. Ngayon, ang pang 6 mo, gawin mong 4. And then, yung pang 7, gawin mong 5. Kayo, kung saan kayo, kasi ako last digit eto. So, 5 GPU din, 7, 6, 7. So, kung more than, kung 8, dito ko sa 3, pang 6, pang 7, pang 8. So, ganun lang yon. And then, run na natin yung Phoenix Miner. So steady lang. So lahat ng card detect, start GPU 0 hanggang GPU 6. 7 cards. So, eto na yung pinaka final build natin. Medyo magulumantig ng konti. Ang importante, tumatakbo. Walang sablay. So kung mapapansin nyo, eto na. So eto yung super nating ano, na MSI 31.7. May lima tayong 2060 31.4. Op, may nakalimutan tayong isa. So GPU 3 is 28. GPU 3. So dito GPU 3 is number 4 kasi dito sa afterburner dapat ang counting kasi start sa 1. So dapat 0. So ang GPU 3 natin dito sa afterburner is number 4. Tama. So, hindi ko na set yung nalampasan ko yung overclock niya.
ang gawin lang natin, select lang natin number 4. Teka, ba't wala? Hindi ko yata na save. Okay, manual ko na lang. So, power limit 78. Temperature 75. O, ano ba? Okay. And then cork lock 0. And then dito gawin lang natin 10, 4, 0. Enter. And then yung fan manual gawin natin 70. Enter. And then check. Number 4 yon. Save natin yung profile number 4. Okay. Back tayo dito kay ano. GPU 3 natin kanina is hindi natin na-set. Ang pinaka-stock nyo is 28. Tignan natin, dapat maging 32.7 o 32.6 din siya. So, umangat na, 29 na siya. So, ganun lang kabilis mag-setup. Mahirap pang maghanap ng GPU. Okay, so itong video na to complete from the start and up to end. So GPU 3 natin, ayun na siya, 32 na siya. 32.3. So, mamaya magiging 32.7 na rin yan. So, hanggang doon na lang po. Maraming salamat sa susunod na video ulit. Suportahan po natin yung mga YouTuber, lalo na yung mga sa mining. Bibihira. Pakisupport na lang po para mas sipagin kaming gumawa ng iba-ibang video about sa mining. Okay, so thank you very much. Okay, update ko lang kayo. I-continue natin sa video. So, nakalipas ang isang oras. Uptime niya is 1 hour and 2 minutes. So, stable. So, wala tayong rejected share. So stable, so meron tayong 32. So ito kaya 32.5 kasi nasa yung monitor ko nakakonect sa kanya. So kapag nakapatay, sumasabay yung 32.7. So ang power natin sa software around 545. Masyadong overkill yung mga power supply natin. Overkill yan. So, meron tayong 1.2 tsaka 7.15. Kasi yung problema na itong isa, apat lang yung PCIe para ipower yung card. Kung kumpleto sana, kayang-kaya niya lahat yan. Kaso, hindi ko alam kung saan napunta yung mga cable. Matagal na sa akin yung power supply na yun. Siguro, more than 10 years. Still kicking. Gumagana pa rin. So, ang temperature naman, kung mapapansin nyo, ito tanghaling tapat. 2:41 PM. So, ito yung temperature sa atin, ganitong oras, dito sa bahay. So, cool na cool yung mga card. Kung mapapansin nyo. So, ayan ang temperature nila. Hindi ko lang alam bakit etong Asus na 1660 Super, napakahina ng cooling. Bali, dalawa yung ganito ko, same temperature sila, nasa 54. Pag mainit, nasa 57 pa yan.
So yung card na yan, hindi maganda yung cooling. So ayun, dito na natatapos ang ating video. In-update ko lang kayo. Thank you. Okay, may nakalimutan pa pala ako. Continue natin ulit. So sample, okay, running na siya, stable na siya ito. Paano natin makikita yung stats ng ano natin, ng rig? Sa pinaka pool natin. So ganito lang yan kasimple. Open nyo lang yung browser. Teka, kunin ko lang yung wallet ko. Kunin ano lang, open nyo lang yung ethermine.org. Teka, copy ko lang to. Ethermine. So pagka-copy ng wallet nyo, i-paste nyo lang dito. I-paste ko lang. And then enter. So pagka-enter nyo, eto na yan. So makikita nyo yung rig dyan. So lahat ng rig ko nandyan sama-sama. So eto yung ginawa natin kanina. Etong 226.7. So kung mapapansin nyo dito, 226, eto yon. So running stable siya. So ayan siya, working. And then etong site na to, so si Ethermine, once na nag-off yung ano nyo, yung rig nyo, i-set up nyo lang naman sa settings. Kapag nag-off, pwede nyong i-ano na kayo, i-notification nyo kayo. Ayan, ilagay nyo lang yung info dito, email, and then yung IP address ng PC nyo. And then sa payment method naman, madaming guide dyan. Sa akin kasi, inintay ko na yung 1 week sa 4 rig ko. Kayang-kaya yung pinaka-minimum na iniingi ni Ethermine para sa payout. So hindi ko na ginamit yung MetaMask. So okay, doon na talaga, final. Dito na tayo magtatapos. Thank you. Everybody get your fucking hands up.